bago ko i-reveal sa inyo ang lahat ng sangkap na ginamit ko sa Special Purple Biko, ay papakita ko muna sa inyo kung paano ko nililinis at sinasaing ang malagkit na bigas. Ito naman gamit namin na pangsukat sa bigas. Ito ay lata ng sardinas, yung malaki. Ang isang kilo ay 2.5 na lata. Dito sa Biko ko ay 3 lata ang aking gagamitin. Ngayon naman ay tatahipan ko ito at tanggalan ng mga butil ng palay. Hugasan ito ng 2 beses sa kalagyan ng tubig, katulad lang sa nagsain ka ng bigas. Lagyan natin ito ng asin para magkaroon ng lasa at haluin. Isa lang na ito sa apoy at lutuin. So ayan guys, luto na ito. Narito na ang mga ingredients sa aking Purple Biko. Ito yung nalinisan ko kanina na purple malagkit rice. Ang sunod na ingredient ay itong 1/2 na kilo na brown sugar. Saka ito naman ang asin, pampalasa. Ang pang-apat na ingredient ay itong anis. Nabibili lang ito sa palengke guys. Ito ay 5 pesos lang.
panlima naman ay itong lime. Yung kanyang juice lang ang gagamitin natin dito. At kung walang lime, ay pwede na din ang kalamansi. At ang pang-anim ay itong mga niyog. So ito ay medium size at small size. Kapag malaki ang niyog, ay pwedeng isa na lang. At kung magluluto kayo ng doble nitong biko, ay tatlo ang gagamitin nating large size na niyog. Ang pampito nating ingredient ay itong buko. At ang pangwalo na ingredients ay ang tubig. So ngayon ay kakayurin ko na itong mga niyog. Dito sa kinayod ng niyog ay maglagay ng 1 and 1/2 cups ng tubig, pigain at salain. Itong sapal ay lalagyan ulit natin ng 1 and 1/2 cups ng tubig para sa pangalawang pagpiga. Salain ulit ang unang mga napiga. Bali ito na yung gagamitin ko sa paggawa ng latik. Kailangan muna nating isangag ng mabilisan itong mga anis. Alisan ito ng mga tangkay. Dapat yung mga seeds lang ang matira para malinis tingnan. Sa pagluluto naman ng latik, ay unahin muna nating ilagay itong gata ng niyog o coconut milk. Lagyan natin ito ng asin, saka lime juice o kalamansi. Sunod na ilagay itong brown sugar. Kapag ganito na ang latik, ay pwede nang ilagay ang anis. Huwag tigilan sa paghalo para hindi lulobo at matapon ang mixture. Kutkurin ko na din itong buko. Ilagay ang buko strips sa latik at haluin ito.
Kapag ganito na ang latik, ay tanggalin na ito sa apoy. Kunin na ang nalutong purple malagkit rice at balutin ito sa latik. Kailangan mahalo ng maayos para pantay ang lasa. Ngayon ay tatransfer na natin itong biko sa isang lalagyan. Palamigin muna ito at tusok-tusokin sa itaas gamit ang tinidor para gumanda tingnan. At narito na ang aking special purple biko. It's sticky man time na. Follow nyo lang guys ang mga ingredients at procedure ko para ma-achieve ang ganito kasarap na biko. Medyo mainit pa kaya hindi pa nagsettle lang mixture. Mas maganda kapag malamig na ito. Ang sarap talaga nito guys. Masarap din talaga kainin itong biko, lalo na sa umaga. Nabigyan na din ang relatives namin, kaya ito na lang natira kinabukasan. Kain tayo guys. Kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.